Papalitan tayo ngayon ng skid plate. Nasira na kasi yung skid plate ko dati. Ito, stainless na to. Tapos, 4 holes siya. Ito yung dati kong nakakabit na Messin from Indonesia. Putol na siya. Sumayad kasi to. Hindi ko alam kung nung nagpunta kami ng Duweg or nung nagmarilaki ako. Siguro pag banking ko, sumayad. Ito yung naputol na part niya. Ayan. Yung mga kabitan naman niya, hindi man nasira, pero may mga kalawang lang. Ito. Mga konting kalawang. Kaya rin stainless na yung binili ko. Pwede na siya kakalawangin. Ito pala yung sumayad na part. Ayan o. Ayan, gasgas siya dito. Parang pag ganun yung gasgas. So, nangyari is, ito yung bumigay. Pok, naputol. Tapos yung mga mounting spots niya sa makina, wala naman damage. Bali, ito talaga, sumayad tong part na to. Kaya siya naputol ito. Ito sa ano to eh, sa CVT side. Siguro baka nga nung nagmarilaki ako, kababanking, sumayad siya. Hindi ko na napansin eh. Nung pag-uwi ko lang nakita, naputol na pala siya dito sa part na to. Ngayon, palitan na natin to ng stainless na. Tapos siguro pag halimbawa, naputol ulit, sumayad na naman. Papaspatan ko na lang kung sakali kasi stainless naman. Ito kasi may mga kalawang eh, kaya magdalawang isip na akong papaspatan ko pa. Ito yung papalit natin, stainless. Para mas manipis siya ng konti. Parang laser cut to eh. Isang piece lang siya ng stainless sheet. Ang taas ang ginawa nga nila, 4 holes na 4. So ito yung butas para sa drain plug ng engine oil. Diyan ka mag-access. Ito yung height nito is halos same lang. Same lang halos. Magkasintas na siya. So, same lang siya na ibababa dun sa makina. Check na lang din natin mamaya. Baklasin muna natin yung pipe ni ADB. Kasi hindi din malalagay ito na hindi baklas yung pipe. Kasi may bolt dito, sa part dito sa pipe. Na mahaba na kailangan mo hugutin bago mo may pasok dito. Side stand lang natin yung motor. Tapos center stand. Tapos i-lean natin. Ayan, para tumukod to, ito. Tutukod tong ganyan. Nakatukod siya. May tayo ng 10mm na socket. Sa extension. Ang loob niya is counterclockwise. Kapag nakaharap sa'yo, ito kasi nakabaliktad eh. So, ang ikot niya, pag tingnan mong ganyan, parang pa-clockwise. Pero pag imagine mo nakaharap sa'yo, counterclockwise ang luwag lagi. Ayan. Counterclockwise. Tinindawa natin 10mm. Palasin naman natin tong sa mounting ng pipe sa swing arm. 14mm ang size. Counterclockwise din. Kuha sa akin yung pipe. Lalapag lang natin yan. Lapag nyo lang kasi may wire yan dito. Ito, itong wire ng auto sensor. Kaya huwag nyo hihilahin kasi baka mabanat. Although pwede mo naman tanggalin doon, pero lapag mo na lang kung magkakabit ka lang naman ng ganito. Skid plate. Tapos itong gasket, ito. Gasket ng pipe. Ingatan nyo na mawala yan. Kasi singaw pag hindi nyo nailagay yan. Kailangan nandyan lagi yan. Nakasuot yan doon sa loob nung sa may makina. Suksok. Yung mounting niya is dito. Ito, tanggal natin ito. 8mm. Ito yung sinasabi ko mahaba. Ayan, mahaba siya. Tapos yung isang extra bolt dito, meron pa dito. 8mm din ito. Ito, atin natin yung haba nito. Ang mahaba din ito. Maiksi lang. Ito yung mas mahaba. Mas mahaba isa. Wala itong mga bias dito side na to. Isa naman na mas maiksi dito. Kabit ko na lang. Test fit ko muna. Tingnan natin ang kapraso muna. Palapatin lang natin.
Dapat. Isa. Dapat. Ito naman sa CVT side, meron din yan dalawang 8mm. Ito, tsaka ito. Yung sa tabi ng bakanting dalawa. Yung dalawang bakante kasi is yun yung holder ng bracket ng brake cable ng Click 160 tsaka Airblade 160. Drum brake kasi yun. Itong sa atin is disc brake, kaya wala yan. Logan natin. Ayan. Pansin ko ito, parang hindi siya papasok dito. Parang tatama itong side na to. Pwede siguro nating i-port or tabasin dito, side na to, para mag-fit siya sa butas. Itong kabila, wala namang problema. Nabe-bend mo naman siya palapit eh. Pero tanggalin ko muna itong cover na to para mas may space tayo. 8mm din to. Sa kabila naman, 5mm na Allen key. Tanggalin natin to. Yung clip niya, tsaka ito. Tanggalin natin. Ayan. Sabi talaga siya oh. Hindi naman siya pwede dito. Kasi ganoon din, kabilang side naman. Talugan ko muna yung kabila. Masabit din pala itong isa oh. Hindi rin magtutugma. Actually pwede naman, kaso may ipit. Yan ah, para may ipit siya. Pwede siyang ganyan, pero mabe-bend. Makita niya, ito. Sa mga gasgasan to. Pasok na ba natin ng ganyan? Ayan natin naka-bend. Or tabasin natin. Asok na natin no? Pwede naman pala. Ayan na. So ito na lang unahin yung muna ikabit para humulma na to. Lambot naman siya. Oop. Then ayan. Dikit na dikit nga lang siya. Nakadikit siya dito. So either pwede niyang bawasan to para hindi siya sasabit dito sa kurba nito na nakaangat. Kaya ito. Or ganyan, ikabit niyo na lang kasi mabe-bend naman siyang gusa. Kasi nga hindi man ito katigasan. Sakto lang yung lambot. Nahigpin ako na lang ulit yung kabilang side. Higpitan na natin to 7 Newton meters ng dalawa. Seven din. Oop. Yan. Okay na, 7 Newton meters. Yan, pansin nyo ba? Medyo nag-bend na siya mag-isa sa paghigpit natin. Kaya lang, medyo nagasgasan to ng konti. Pero okay lang naman kasi pag nakobera na yan, neto, hindi na halata yan. Ito rin, ang kabila. Yan o. Medyo bend siya ng konti. Hindi kayo maselan, okay na yan. Kung medyo maselan kayo, siguro, grind nyo ng konti ito. Yung mga sasabitan nya. Yan, dalawang gilid na to. So, ito yung unahin nyo ikabit. Ano na to? 7 Newton meters. Kabit na natin yung cover. Suktan natin yan dito. So, ito yung clip. Shoot. Yan. ATMM. Tatlo. Tsaka itong 5mm na Allen. Seven Newton meters. Oop. 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 Yan, mapapansin nyo, tago naman siya. Pinagbendan. Sige, tanggalin nyo lang muna ito pag magkakabit kayo ng skid plate. Yan, okay na yan. Kabila naman, higpitan natin 7 Newton meters din. Kabila din, 7 Newton meters. Okay na. Parang halos flush lang siya dito. Konting-konti lang. Hindi naman siya sumasayad sa makin ha. Wala ano sinasayaran. May space siya. Na maliit lang. Ayan, maliit lang ng space. Yung butas niya para sa drain ng engine oil. Ito na sa kabila. Ayan, ganyan tsura niya. Ayan, konti lang space. Ito niya. Ayan yung engine oil, drain bolt. Yan. Hindi ko lang magpo-focus to.
Pero yan, yung itsura niya. Kaya nakakabit na. Stainless skid plate. Okay na, kabit na lang natin yung pipe. Pinagilid ko lang ulit muna para mas madali kung may pasok. Huwag niyo kalimutan tong gasket. Pasok natin ito. Ay, gawa na yung mga nut. Hindi kumawala. Bukas yung tatlong bolt dito sa swing arm. So, i-hand tight ko muna ito. Itong dalawang nut na 10mm. Make sure na nakalapat yung pipe. Kung magkakabit kayo ng pipe, ito lagi unahin nyo, yung ilalim. Para lapat na lapat siya, para walang singaw. Ito natin ng konti. Clockwise naman pag ipit, pag nakaharap sa'yo. Yung logic niya, nakaharap sa'yo. Yan. Ito mamaya na to, torque muna natin yung ilalim. 29 Newton meters. Ito pakiramdaman nyo lang ha. Pero nung nagkabit nga ako dati, same lang na 29 Newton meters ang tinork ko dito. Ganito alternate lang para mas maganda yung lapat. Handahan lang din, pakiramdaman nyo lang. Tsaka pag magbabaklas kayo, dapat malamig na malamig ang makina. Preferably overnight siyang. Yan, okay na. Overnight siyang hindi mandar. Para malamig talaga yung makina. Yan, okay na. 29 Newton meters. 10mm yung size nun. Ito naman tayo. Igpitan lang natin ng konti. Itong tatlong to naman na 14mm is 49 Newton meters. Op. Op. Op, okay na. Start natin yung motor. Tingnan natin kung may vibration yung skid plate. Wala naman siyang kakaibang tunog na nagbabibrate. Ah, wala. Sa tama yung higpit. Hindi siya nagrarattle. Hindi siya maingay. So good yung skid plate natin. Ayan, okay na yung skid plate natin kay ADV-160. Yung nga, luma natin na skid plate ito. Naputol dahil sumayad sa pagbanking. Banking sa Marilaki. Test ride naman natin. Ayan, test ride na natin itong ating bagong skid plate. Mag-clark loop lang kami ni OBR. Ito yung hapon, di ba, Vila? Nagpapahangin kami sa Clark. Sarap kasi mag-loop dito sa Clark. Nakaka-relax. Minsan, gabi. Gabi mas masarap eh. Pagka, ano, lamig ng hangin. So, naman nakaraan, medyo nag-uulan. Hindi kami masyado nakapag-Clark loop. I-discuss na rin natin to tungkol dito sa skid plate na ginamit natin. Na ipinalit natin kay ADV. Which is yung stainless skid plate. At inisip ko pala kanina kung tiyayain ko si OBR na mag-ride sa Bulacan. Kaso kagaling lang namin dun. Isang araw, may kami ng isang araw eh para sana test ride. Pero naisip ko na matagal na kami dumadaan doon na nakakabit dito dati yung skid plate ko na isa, yung Messin. Never naman siya sumayad pa doon sa Bulacan. Walang instance na naramdaman ko na sumayad siya. Tsaka kita niyo wala man damage na parang sinayaran ng bato, kasi kung sa bato mga gitna ganun ang side. Yung kasing damage niya ngayon kaya siya naputol is nag-slide talaga. Parang sumayad sa nung nakabanking na position. Feeling ko doon yung sumayad sa Marilaki, sa may Devil's Corner. Matindi kasi yung banking doon sa corner ngayon eh. Doon marami na aksidente ng mga nagmumotor. Napanood nyo sa Facebook, Marilaki. Doon yung sumayad, feeling ko ha, feeling ko lang. Or doon di ako sigurado kasi hindi ko naman naramdaman. Pero yun talaga hinala ko kasi yung damage nga niya is pa-slide yung itsura. Tapos left side, so banking ng kaliwa. Yun, doon sumayad yun. Yan ang hinala ko lang ha. Ngayon, kung tatanungin niyo ko kung napaprotektahan ba talaga yung engine natin na exposed ng skid plate. Para sa akin, oo. Yun talaga yung main purpose ko nyan. Kasi usually na nakaka-damage ng engine is minsan nga sumasayad ka sa mga bato na hindi mo alam. Or minsan,
natatalsigan siya ng bato, nabubutas, may mga instances na gano'n. May nakita na ako na nag-post sa group, sumayad siya sa bato. So butas yung engine niya para nakayod, hindi niya alam. So kung merong skid plate, merong protection, hindi yung engine mo yung madadamage. Yung worst case scenario is ganun din ang mangyari. Ngayon yung iba sinasabi naman, kapag daw tumama yan sa bato, pwede daw masira yung ano, yung mismo kabitan, yung mga kabitan ng bolts sa mismong makina na mismo. Ngayon sa case natin, sumayad siya sa banking. Isipin nyo yung weight ng motor, kung tumama yung skid plate, yung gilid, hindi nasira yung mismong kabitan. Ang bumigay is yung mismong skid plate. Ayun yung sa case ko, ah. Actually, wala pa naman ako nakikita talaga na ganong case na sumayad tapos nawasak yung mga pinagkakabitan ng tornilyo niyan, ng skid plate. Wala pa ako nakikita. Pero choice nyo naman yan kung kinakabahan kayo na baka lalong masira yung makina dahil naglagay ng skid plate. Choice nyo naman yan, hindi mo kayo pinipilit, eh. Ako kasi parang naging mas kampante kasi ako na merong skid plate. Parang ayoko nang walang skid plate na nakalagay. Kasi nga expose yung engine natin. So personal preference na lang talaga yan kung gusto nyo maglagay or hindi. Nasa sa inyo na talaga yan. Yung engine hanger kasi ni ADV, ni Click 160, PSX 160, Airblade 160 din yata. Alam ko pati Genio. Bago na yung design nila. Ang ngayon na nangyari is expose nga yung engine sa ilalim. Kaya ganyan. Kung mapapansin nyo sa mga dating ADV 150, yung Honda Beat namin, tsaka yung Honda Click namin, yung OBR, ang design ng engine hanger niya is nasa ilalim siya na engine, nakaganon. So taklob yung engine, hindi siya prone sa talsik, hindi siya prone sa sayad na directly matatamaan yung mismong ilalim na engine. Kaya mas kabado ako noon nung wala pa akong skid plate, kaya naglagay agad ako noon nung bago pa lang to sa ADV. Kasi alam ko na nga na posible, may chance na pwede siyang masira yung makina, ma-damage, matalsikan ng bato, matamaan, sumayad. Yan yung sa case natin, sa banking. Pero although kung wala naman yan, hindi naman sasayad ng basta-basta pag bumaki. Kasi nga, mayroong added siya na ano, parang mas bumaba ng konting-konti ang ground clearance. Pero para sa akin, worth it naman yung protection na binigay niya. Kasi kung mabawa, may chance na mapasobra pa yung banking ko, baka gumasgas naman yung makina mismo. Or yung side stand, center stand, ganyan. Kaya okay na rin na yun lang yung sumayad, tapos yun lang yung na-damage. Hindi naapektuhan yung makina or yung any part ng motor, kundi yung skid plate lang. Siguro meron naman akong natutunan dun sa damage na nangyari dun sa skid plate ko na mesin. Kaya wag na lang siguro kayong bumangking ng sobra-sobra na higang higa para hindi sumayad. Actually yung kay Honda Click ko, meron din akong skid plate dun, eh. Ang reason ko naman dun being is mababa yung ground clearance ni Click. Prone siya sa sayad, lagi siya sumasayad. Kaya naglagay ako kay Click noon kasi lagi siya sumasayad pag nabiyahe kami ng Bulacan noon. Di ba, Bina? No? Pag may nalulubak tayo at sumasayad eh, no? Kay Click. Kado kasi mababa yung ground clearance. Yung meron din akong vlog noon, pwede niyang panoorin kay Honda Click. Same lang yun, applicable din sa Honda Beat kasi same lang siya ng engine hanger. Honda Beat at Honda Click. Ang presyo pala niyan is nasa 1,000 pesos ko nabili sa Shopee. Ang maker niyan is taga Pinas. Pinoy ang gumawa niyan, yung stainless na skid plate. Yung kasi nga na mesin is ano siya, from Indonesia. Kaya tinry ko naman itong stainless, tapos ang napansin ko nga, yun nga, mas manipis siya ng konti. So posible na pag bawa sumayad, hindi siya mapuputol, kundi mabebend siya lang ng konti. Tapos pwede mo ibalik sa dati siguro. So kung maputol man, pwede ko siyang paspatan ng welding na pang stainless na ano, welding rod. Yan, pwede pa ulit yun. Kasi kapag steel, prone sa kalawang, eh. Kaya parang ayoko nang ipa-welding yung isa, yung mesin natin. Kaya nag-try naman ako nitong stainless nga. Lalagay ko yung link sa description kung interested kayo na bumili niyan, ng stainless na skid plate. Ang mesin kasi sa around 750 kaya ata nabili dati. Tapos powder coated siya na steel. Ngayon itong stainless nga is nasa 1,000 pesos. So kayo na mag-desisyon kung ano yung gusto nyo. Siguro lagay ko rin yung link ng mesin. Although yun nga is napuputol siya pag once sumayad. Pero good thing yun kasi imbis na yung mounting ang masira ng motor, yung skid plate ang masira, di ba? Nandito tayo sa exit na to ng Balakat Gate. Tapos doon naman tayo iikot sa may papunta ng SM, sa gilid ng SM. Yeah, recap na lang tayo. So yung messiness, nagamit ko siya around ilang months kaya yun. Matagal din, no?
almost 1 year, no? Feeling ko almost 1 year bago ko siya napasayad at naputol. Okay na rin. Worth it na rin yung protection na naibigay niya sa tagal na ginagamit ko siya. Siguro may mga instances na may tumatalsik na bato dyan sa ilalim. Doon di ko lang naramdaman. Doon siya tumatama sa skid plate, imbis na doon sa mismong makina natin. Kaya okay na rin. Tapos yun nga, nung naputol siya, kababanking, pinalitan ko siya nitong stainless skid plate. Nga, ito naman ang i-ano natin, gagamitin natin. Tapos, tanong-tanongin nyo na lang ako. Bawa, nai-vlog ko na nga ito ng matagal-tagal na. Tanongin nyo ako kung hindi pa ba naputol, ganyan. Kasagot naman ako, sumasagot naman ako sa lahat ng comments. So, sa ngayon is under observation pa siya, no? Under testing period. Tapos kung may damage nga na mangyari is i-update ko naman kayo. At least ngayon, kampante na ulit ako na sa mga rough road na lalo lagi kami naaway ng Bulacan, mga possible chances na tamaan nga siya ng bato, sumayad. Yung tipo ng mga worst case scenario is at least meron kang protection. Tapos nasa sa inyo nga yan, optional yan kung gusto nyo mag-abet o hindi. Kumbaga parang sa ano yan eh, parang sa family planning. Nabi. Tama ba? Nasa sa'yo kung gusto mong gumamit ng protection or hindi. Kung ayaw mong gumamit, mag-iingat ka na lang. Siyempre, iwasan mo yung mga lubak, gano'n. Parang gano'n lang ang idea niya. Dito tayo sa may skyline. Hindi kami nagpa-park ni Javier na ngayon. Paid parking pero may bubong. Ito kasi sa free parking nito ng SM. Ito SM2 eh. Walang bubong tsaka init. Hindi kami nagpa-park. Yan. Parking entrance ng skyline. Ayan, skyline. Skyline Pigeon Fly. Ito, para papasok na ulit ito ng Clark Gate. Yan. Paglabas mo dyan, Clark Gate na sa kanan. Lag na ulit kami, oh. Tambay muna kami ni Javier dito sa may Petron. Pwede kasing tumambay dun, eh. Pahangin lang ng konti bago umuwi. Minsan, naglalakad din kami dun, eh. Kasi ayun ni Javier, marami daw lamok. Nabi. Insekto. Insekto. Kasi doon kami naglalakad sa may CDC. Itong lugar na ito ay CGC, Clark Global City. Dito ginanap yung Aurora Festival na nakaraan. Tapos yung upcoming na Rakrakan Festival yata yon na hindi natuloy. Dapat dito yung venue din yun eh. Ano? Lawa kasi dito. Feeling ko dito yun eh, or somewhere dun ginanap. Hindi mo kasi kami nagpunta noong Aurora Festival. Lawak dito. Clark Global City. Ito kasi ay exit yan ang expressway. Clark exit. Yan, dito na kami. Park. Park to eh. Pwede kang maglakad-lakad dyan. Ito pala si ADB natin. Tsaka yung ating skid plate. Yan. Okay naman. Hindi man lungwag. Sikip pa rin. Stainless skid plate. Yan, goods na ulit. Kampante na sa mga biyahe. Yan, tambay lang kami ni OBR dito. Tapos uwi na lang kami maya-maya. Ang daming upuan. Ayun, si OBR.